Hello mga ka-garden. Kamusta? Kamusta kayo mga ka-garden? Sa mga kabayan nating mga Ilonggoda. Kamusta na kamo? Okay naman. So today maganda ang ating araw kasi nga maganda din yung tubo ng ating seedlings. And welcome po ulit dito sa ating YouTube channel Benji's AgriTech TV. So hopefully maganda yung ating tinig, maganda yung recording ng ating boses. Sana'y naiintindihan ninyo ng maayos ang ating mga sasabihin. And sa mga ka-garden natin dyan, maliit man o malaking garden, so God bless sa inyo mga ka-garden. So this time, topic natin ay tungkol sa leaf miner. So ano po ba yung sakit o yung peste na leaf miner? So kasi nakikita ko sa ano sa Facebook, especially doon sa mga ka-garden natin sa Sandia Group, no, or Pakwan Farmers, sa mga tomato farmers of the Philippines. Basta sa kasi yung ano yung leaf miner, hindi lang isang crops yung inaatake niyan. Lahat halos, no? Wala siyang pinipili na tawag natin. Wala siyang pinipiling tanim, no? Or crops. Pero pinaka-paborito niyan ay solanaceous at cocoa beets. Ayos. Okay naman. So, kalimitan or always makikita ninyo yan sa dito, sa talong, sa kamatis, sa sili. Actually, sa sili, halos sa maliit na tsansa. Sa ano lang, sa pakwan, sa especially sa sitaw, yung leguminous crops, yun talaga yung isa sa pinakapaborito niyang atakihin. Kahit sa okra, no, umatake yan. Kalabasa, pipino, no? So ano po ba ang sign na malalaman ninyo na ang umaatake sa dahon ng inyong halaman ay isang leaf miner? So pag sinabi mo kasing leaf miner, nasa pangalan, no, yung kanyang damage. So una is leaf, so ibig sabihin sa dahon lang siya umaatake. Miner, sa pagkakaintindi natin ng tawag doon sa miner ay naghuhukay, tama ba? Naghuhukay. So naghuhukay siya sa mga dahon ng ating tanim. Okay, so dito hanapan natin kasi parang may nakita akong tinamaan ng leaf miner dito. Ito. Okay. So ito ay ang maliit na damage lang ng leaf miner. Ito siya, oh. Yan. Okay? So, yan yung kanyang damage. So, pag lumala yan, no, naging severe na yan, ang lahat ng portion ng dahon na ito ay sasakupin ng parang tunnel na ito. So parang gumuguhit siya, na parang dumudrawing siya sa dahon ng linya na paikot-ikot lang, no? Walang direksyon. So yan ang damage ng leaf miner. So wala na, eh, kasi na-control na, eh. Ito isa pa. Okay, so mas klaro to. Ayan siya. Yan. So mas klaro yan, no? So yan ang isa sa klarong damage or tama ng
tinatawag nating leaf miner. So usually si leaf miner kasi usually tumatama yan or umaatake yan at early stage, no? Especially seedling stage, doon sa pinakaunang dahon sa mga pakwan, doon sa kanyang tawag doon, cotyledon, doon siya umaatake yung first false leaf ng dahon, yung unang lumalabas, no? Yun yung pinakaunang aatakehin ni leaf miner. So hanggang sa maubos niya yon, pag nasa 90% na yung pag-atake niya dito sa dahon, lilipat naman ulit yung uod sa kabilang dahon hanggang sa dumami at maging severe. Baka makikinig dyan, ha? Tiga showbiz chismis yan, eh. Maging malala, no? Sa ating taniman, especially sa ating garden. So, ano yung pwede nating maging solusyon? Yung pwede nating maging solusyon ay kung maliit lang naman, mga nasa potted lang naman, or maliliit na garden, sa bahay lang, pinaka magandang solusyon ay tanggalin. I-cut ninyo, no? Tanggalin ninyo yung mga dahon na damage, pero huwag nyong itatapon sa ilalim o sa tabi-tabi. Dapat yung dahon ay inyong ganituhin, no? Yan. Patay kang uod ka. So, inyo siyang huwag niyo siyang hayaan na malanta lang kasi yung uod niya ay lilipat lang sa kabilang dahon or lilipat lang ulit doon sa ibang tanim ninyo. So lalala lang, no? Hindi siya mapipigilan, magiging useless lang yung pagtanggal ninyo ng dahon. So dapat yung dahon na tinanggal ninyo ay kung pwede itapon sa tubig o di kaya ay tawag doon yung tin, no, hanggang sa maging pino yung dahon at mamatay yung kanyang uod, no? So yun yung pinaka practical tip sa leaf miner. Next, pag medyo malapad yung inyong garden, pag medyo marami-rami yung inyong tanim at kailangan na ninyong mag-spray kasi nga hindi na kaya ng manual picking, no? Pinaka-the best na solusyon na ginagamit namin, alam na to ng iba, ng mga matagal ng mga kaibigan nating mag-garden, no? So yung produkto ni Syngenta, si TriGuard. Okay? So yun yung pinaka leaf miner specialist. So si TriGuard kasi yung pinaka yung kasi yung kanyang peste na pinaka main is leaf miner talaga. So pag nagka-problema kayo sa leaf miner, huwag na kayong mag hanap pa ng kung ano-anong mga solusyon. Kung malawak at kailangan nyo ng pigilan agad at naging severe na siya, kailangan nyo nang bumili ng TriGuard. So mag-spray lang kayo ng nasa 30 grams ata yung every tank load, every knapsack sprayer. Then spray lang ninyo early in the morning, mas maganda yung sa umaga pa, and then late in the afternoon kung hindi kayo nakapag-spray sa umaga, sa hapon yung walang init na halos, kasi pag may init yung uod naman kasi ay hindi yan magtatrabaho, natutulog lang yan, no? So kung pwede nyo namang hanapin yung uod niya kasi makikita nyo naman yan sa dahon. Kung hanggang saan, actually medyo maliit siya. Kailangan natin ng pagpalaki yung magnifying glass. Kung saan kasi huminto yung kanyang butas, tulad nito, dito siya nagsimula, no? Pag huminto kasi yan dito,
titingnan nyo yun dyan, naandyan kasi yung uod. Kaso ang liit, sobrang liit. Kaya sa tinawag na leaf miner, ano lang naman yung pagitan ng dahon. Ang liit nun, no? So, kung medyo maganda yung vision ng inyong mata, ay malamang makikita pa ninyo. Pero pag medyo hindi na maganda yung vision ng inyong mga mata, so gamit na kayo ng magnifying glass kung gusto ninyong makita, no? Na andyan lang yung uod niya. So, mas magandang timing ng spray niya dyan ay early in the morning and late in the afternoon. So, yun yung pinaka isang the best solution, no? Sa ating problema sa tinatawag na leaf miner. Bakit pa natin hihintayin, no? Bakit pa natin hihintayin na lumala? Kung kaya naman nating pigilan sa maaga pa para hindi siya dumami, hindi siya lumala, no? So merong mga insecticide na yung common nating ginagamit, yung pwedeng gamitin yung Cartap, no? So sa produkto kasi yung sa akin kasi yung ginagamit ko dito is Fastpat. Isang systemic din yan na insecticide. Ang kagandahan kasi niyan ay pwede siyang gamitin sa mga sucking insects, pwede rin siyang gamitin sa mga tawag dito, yung chewing insects. So si leaf miner kasi isa siya sa mga chewing insect, isang klase siya ng chewing insects. Ang problema doon ay hindi lang siya nasa labas, nasa loob kasi siya ng dahon. Kaya kung i-sprayhan mo lang siya ng mabilisan, hindi mo talaga siya tatamaan. So kailangan kasi medyo matutok or itututok ninyo yung pag-spray. Especially sa Fastpat, kung Fastpat ang gagamitin ninyo, early in the morning, doon kayo dapat mag-spray yung gumagalaw siya or nagtatrabaho yung uod, no? So habang kumakain siya, yun yung pinakamagandang timing. Maganda kasi noon yung pag-systemic kasi nasa sistema na siya, eh, no? Sumasama siya doon sa xylem and phloem, kung ano yung galaw ng tubig at nutrients sa katawan, yun din yung galaw ng insecticide kasi nga systemic yung kanyang epekto, no? So yun, pwede natin gamitin si Fastpat pang control, pang protection para hindi na dumami si leaf miner. Okay? So, i-alternate ninyo pag medyo malala na siya, i-alternate na ninyo si Tri-Guard ng Syngenta. Okay? So, yun lang, no? Ang ating maibibigay na tips sa ating mga kagarden na namomroblema sa leaf miner. So mga kagarden, kung meron pa kayong mga problema at gusto ninyong bigyan natin ng solusyon or mag-advise tayo sa inyo kung anong magandang solusyon, so like nyo lang itong ating video and then paki-click na rin yung subscribe button tsaka yung notification bell, paki-click nyo na rin po para ma-notify kayo every time na mag-upload tayo ng mga panibagong video tungkol sa mga problema natin sa garden. And sa mga hindi pa po nakatutok, sa mga kaibigan ninyong marami pang tanong, pakisabi na lang po na manood kayo ng video at mag-subscribe kayo ng video ni Benji's Agritech TV. Hindi po tayo expert, hindi po tayo master, may experience lang po tayo at natututo sa kung ano ang ina-advise at nakikita ang problema sa field. So kung meron man sa inyong mas may magandang solusyon, napakaganda pong tulong yan sa ating mga garden, paki-comment na lang po sa ating comment section and paki-share na rin po ng ating video. So once again, God bless po sa inyong mga garden, and this is your guwapong host, Mr. Benji, and this is Benji's Agritech TV.